Hi mga kabokals, kumusta po tayong lahat? Ayan, salamat sa Panginoon that muli meron tayong time na makapag-vlog na naman. Okay, so marami pong nalulungkot sa hapon pong sa araw po na ito, sa mga panahong ito mga kabokals, 2021 na. Pero maraming nalulungkot, especially yun pong mga naka-sign up at nag-invest, mga investor ng cash drop. Last time po na aking vlog is all about cash drop, that I am still hoping, dahil nga po ay yung website ay still up until now. By the way, bago ako magpatuloy mga kabokals, kung ikaw ay bago sa channel, sa aking channel, please naman paki-subscribe yung button dyan sa baba. Paki-click po. O pag sa ganun, ikaw ay ma-notify kung meron ako mga bagong video. So, yun nga po. Today, tonight, ating pag-uusapan is all about cash drop. Now, if you're going to ask me ano ang stand ko ngayon, ang stand ko ngayon mga kabokals ay since yung website, yung ating site is still nabubuksan pa at working pa naman. Sali, meron akong sample dito ano, na ipapakita sa inyo about sa website. Kakabukas ko lang po. Ano? Ito, ito po ang aking dashboard. Alright? So, makikita natin dyan. And I have actually 4 accounts. Stop na po natin. I have 4 accounts dito po sa Cash Drop. Yun nga, total po na na-invest po natin is around 95K. Doon sa aking downline, mayroong nag-invest po doon ng 100K, 35K, and yung kanilang mga downlines din. So, all in all, siguro sa mga downlines ko po mga kabokals, umabot siguro ng mga 150K. Okay, plus yung atin po ay 95K. So, yun po lahat. Kaya medyo ako ay nalulungkot. Hindi sa para sa sarili ko, hindi dahil 95K yung ating na-invest. Alam ko naman yung pinasok ko, nag-risk nga tayo. Nalulungkot na ako in behalf doon sa akin pong mga downline, kasi alam ko na pinaghirapan ko nila yung kanilang pera. Kaya nalulungkot po ako. So as of the moment, marami pong especially sa Facebook, doon sa page ni Jonathan Poynte. Nice ko share sa inyo itong page ni Jonathan Poynte. Ayan. So, so the moment, yan. Ito po ang, sorry. Pakita ko po sa inyo. Okay? So, ito po ang page ni Jonathan. Ni Jonathan Poynte. Ito po ang kanyang page. Stop ko muna mga kabokas. Give me one moment here. Ayan. Okay. So yan. Ito po kung makita nyo. Yan ang page ni Jonathan Poynte. Dito. So, ayan. So kung titingnan nyo po yung mga nandito. Okay. Tignan tayo mag... ba't hindi siya pumapasok? Okay, give me one moment here mga kabokals. Okay. Tingnan ko bakit ayaw pumasok. Okay, bakit ayaw magpakita yung aking ayan. Give me one moment here. Give me one moment. So dito tayo nga sa page ni ba't ayaw magpakita? Ayan, page ni Jonathan Poynte kung nakikita nyo ngayon dyan. Okay. Ayan. Okay, ito nga. Kung nakikita nyo ngayon dyan, dito sa mga comment section, makikita natin dito na ano, puro negative, Rafi Tulfo, inaction, may mga, yan, sir, pakibalik ng mga pera namin.
din naman kayo na awa sa aming daming damay. So, ayan. So, sabi nga po nila, almost, ano, or I should say, 200 million lahat ang nandoon na sa kay Jonathan Puente. So, malaking pera po yun, mga kabokals. Kung ating isusuma total yan, malaking pera po yan. So, dito makikita natin yung iba mga comment po dito. Makikita natin na yan, may mga nagbibigay, nagko-comment pa rin po about iwi. So, ayan, na yung iba dito, ayan, baka, ayan, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot po mga kabokals na ganun po ang nangyayari ngayon, 2021. Sapagat last po na ano ni Jonathan Puente, ano, last niya na message, sabi niya, babalik daw siya. Sabi niya nga, abangan ang pagbabalik. So, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Yun lang yung last na kanya pong sinabi. Now, bakit ko ito, binablog ko ito ngayon? Hindi po bigyan kayo ng false hope, ano? Kasi sabi ko nga, yung website is up pa rin hanggang ngayon. Hindi false hope yung bibigay ko. Siguro itong aking vlog ngayon is a message for the CEO, Jonathan Puente. Kasi sabi nga po dun sa mga ibang page na si Jonathan Puente ay nasa Bicol kasama yung kanyang nanay, yung kanyang family. Siguro message ko ay para sa kanya, no? Para sa iyo, CEO Jonathan Puente. Hindi namin alam kung ikaw ay merong ginagamit ka dito sa cash drop, or ikaw mismo talaga ang nag-decide, ikaw mismo ang CEO at may-ari po nito. Siguro dalawang bagay ang masasabi ko sa iyo kung ikaw ay makapanood nito. Unang-una, maraming nag-aabang, maraming kasi sabi abangan ang iyong pagbabalik. So maraming nag-aabang at marami na ding nadidismaya. So dalawang klaseng audience ang o tao ngayon ang reaction ng tao ngayon, Mr. Jonathan Puente, ang dalawang damdamin. Okay? Una ay yung mga nadismaya na kung saan ay may mga negative na sinabi sa iyo, at may yung pangalawang part dito ng mga tao ay yung mga tao ngayon umaasa pa rin. Ngayon, kung nais mong ipagpatuloy or kung saan ka man, o kung ikaw man ay nagtatago, saan ka man nandoon ngayon, siguro ang masasabi ko lang sa'yo ay tuparin mo yung sinabi mo, no, na ikaw ay babalik. Tuparin mo. Alam ko naman na kung ikaw talaga ang nasa likod nito, kung ikaw ang CEO, alam ko na may mga perang pumasok dyan sa'yo. Daming pumasok na pera. Hindi ko alam kung talagang totoo itong 200 million na nasa'yo. Lumutang ka, bumalik ka. Maraming nag-ask dito na kung pwede yung ano, yung kanilang kapital lang ang ibabalik. At sa akin, kahit kalahati bigay mo sa downline ko, ibalik mo yung kapital kahit wala ng tubo. Maging masaya na ang lahat. At upon sa ganun, hindi maging ano, hindi maging negatibo ang pagtingin ng tao sa iyo. Kasi ganito, pwede kang lumutang, at kung mayroong mang humahawak sa iyo na tao, pwede kang lumutang at tumistigo laban doon sa tao na yun. Okay? Tumistigo. At sapagkat ito, magkaroon ka nga ng pera, pero habang buhay mo naman, dadalhin itong bangungot na ito sa iyong buhay. Okay? Habang buhay mo itong dadalhin, meron ka mang pera, pero walang kapayapaan, ikaw at ang iyong family, habang nabubuhay ka, dadalhin mo ito. Okay? Yung iyong kinabukasan, sira, masisira. Kung hindi ka lulutang, okay? Kung hindi ka lulutang at testigo, kung mayroong humahawak sa'yo, hindi ka lalabas at tuparin yung pangako mo, kahit may balik lamang yung puhunan ng bawat isa. Kaya, yun yung message ko sa'yo, Mr. Jonathan Puente. Kung saan ka man nandoon, kaya, and mga kabukas, tulungan niyo ako kung itong makaabot itong mensahe para sa CEO na si Jonathan Puente. Nandito ako, okay? You can message me. Handa kitang tulungan, okay? Handa kitang tulungan kasi I'm concerned na bata ka pa, sir. Ang dami mo pang marahil marating sa buhay, okay? Kaysa kung hindi ka lulutang, nako, habang buhay kang magtatago at madadamay ang iyong family kasi maraming nagbabanta, madadamay. So habang buhay mo itong dadalhin, kahit na may pera ka pero hindi ka maging masaya. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, lumutang ka,
Okay? Ibalik mo yung pera kahit yung puhunan na lang ng mga taong umaasa na maibalik yung kanilang investment. Kasi sasabihin ko sa iyo, maraming galit, maraming nagagalit. Okay? Kaya ito, last chance itong binibigay ng tao sa iyo. Okay? Last chance nito. Handa, pwedeng magbago tayo. Handa mong kaya mong linisin yung pangalan mo. Masayang mamuhay kahit walang pera. Masaya. Masaya ang namuhay ka, mamumuhay ka, makasal mo sa tao na wala kang pinatago. Wala kang kung saan ipinatago sa buhay mo. Madadamay pa yung family mo. Kaya, this is the best time, 2021 na ngayon. May pag-asa pa, Mr. CEO Jonathan Puente. Kaya itong message ko, itong vlog na ito, para sa iyo ito. Sana makaabot sa iyo ito at mapanood mo. Okay? Maraming salamat. God bless. Ayan, mga kabokals, pakishare naman ito. Okay? Or pakilike naman yung aking page para, ayan, pag meron tayong bagong iba-vlog, ay manotify ka. Maraming salamat. Okay? God bless. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tuloy-tuloy lamang, next ko na vlog is would be a challenge to all of us na hindi pa ito ang katapusan, okay? Hindi pa ito ang katapusan. Kung nascam man tayong lahat, hindi pa ito ang katapusan. There will be, mayroong hope, may pag-asa. Maraming salamat. God bless us all, okay? God bless us all. Maraming salamat sa lahat. At muli, pakisubscribe ako or pakilike yung aking page, Facebook page, Kuya Bocal. Like yung sinasabi na, ayan, bocal na bocal. Dahil sa aking business na nagmamahal. Salamat ang marami. God bless us all. Bye-bye.